Okay, dahil sa Lunes, magbabalik na yung magkaagaw. Minsan ba sa buhay mo, naranasan mo ng pinag-agawan, ng agaw, o inagawan? Pili ka doon. Or lahat. Hindi ako nag-agaw. Siguro, ano, pinag-agawan na lang. ano yung scenario? Scenario. Pwede may kwento? Kahit walang drop name. Hirap eh. ano na lang, wait lang. Para hindi ka mahirapan. Ano ba tawag dito? Yung parang blind item ang peg. Ganun. Hindi mo kukwento mo. Yung para bakit ka pinag-agawan? Well, hindi pa naman ako, sige, kikwento ko. Pero hindi pa naman ako artista nito. Ah. Sa ano lang, alam mo di ba pag college ka, art rap. Yung mga class, may mga ano kayo, subject kayo na may kapasit pang ano, course. So, ayun. Nagkataon na yung isang babae, yung ex ko, and then yung present ko, parang nagkaroon kami ng same ano subject, tawag dito. Ano bang tawag doon? Unit na ano, basta subject. So, yun. Kita-kita kami, so... awkward siya, so hindi pa okay, hindi pa okay that time, so nagkakaroon ng ano, issue, so ano pa masabi ko eh. Kaya doon sa isa, ano ba isa pinag-agawan, isang inagawan? Hindi naman. Hindi, wala pang. Wala naman. Okay, sa showbiz, di ba bihira lang yung singer tsaka actor? So paano mo napagsasabay yun? Siguro passion talaga sa tingin ko. Yung music kasi talaga yung first love ko. So hindi ko siya maiwan. Yung talaga yung gusto kong gawin. Kumanta, mag-perform. Tapos yung acting naman, natutunan ko na rin siyang mahalin. And marami akong gustong gawin din. So passion talaga, same level passion. Pag mahal mo talaga yung isang bagay, gagawin mo talaga. Ay, hugot yan. Kaya may quote tayo kay Jerry. Pag mahal mo isang bagay, gagawin mo lahat. Yes. O, diba? Okay. So, ano mas matimbang? Pagiging singer o pagiging actor? Mahirap yan. Pero siguro, ano? Ano yung, alam ba, 60 sa 40, ganun? Meron ba? Parang napanggit mo naman, mas passion mo, sabi mo kanina, singer. So, nasagot na. Yun na ba? Tingin ko yun na yun, o. Okay. As an actor, sino yung mga gusto mo pang makapareha or makatrabaho, especially sa leading lady mo, in the future projects mo? Leading lady. Siyempre, ano pa rin? Parang si Ate Marian. Ate Mar- si Lovie. Ayan. Yung mga galing natin actress, Lovie, si Glyza, and then, Rian, and, So, ano yung mga nakita mong characteristics nila na bakit? Na parang gusto mong makatrabaho pa sila? Meron ka, bukod sa sexy at maganda. Bukod sa sexy at maganda, mga galing talaga sila actress, at nakita ko yung mga work nila, mga trabaho nila, so, yung acting nila. So, parang ano, ang sarap sa feeling pag ma-imagine mo na ano, i-share ko sa isang scene. Hindi ko ma-imagine. Actually, hindi ko ma-imagine ako sa sarili ko. Ganun ako pag-excited eh. Hindi ko ma-imagine kung paano mangyayari. Pero gusto kong gawin yun. Kasama ko sa ayan. Sa mga naging projects mo at accomplishments sa showbiz, saan ka pinaka-proud? First, pinaka-proud ako dun sa nagawa kong film with Nanay Guy, with Nora Honor talaga sa Batanes, yung Dementia, isa yun sa pinaka-greatest achievement ko sa tingin ko as an actor. Kasi, nag-audition talaga ako for that role eh, pinaghirapan ko talaga siya. Tapos, ang ganda ng experience sa Batanes namin shinoot, ang
gagaling mga kasama ko, sila Jasmine Curtis, sila Tita Bing Loizaga, yung Servo. So, it was a great experience and nung napanood ko na siya, nakaka-proud talaga. Maganda. And then yung latest... Okay, sige, go. Ano yung latest na accomplishment mo? Latest, syempre, itong magkaagaw. Wow. Parang bagay na bagay ka dyan kasi nga pinag-agawan ka eh. Parang dito kasi din pinag-aagawan ka eh. Actually, yung mga eksena dun sa magkaagaw, parang same sa nararamdaman sa real life. Oh, di ba? Parang, ano, hindi ka na umaarte. Kasi parang in-character ka na. Okay. Kaya ano, proud ako and happy ako na natapos ko to. And dami ko natutunan. Ayun nga, kaya nga natuwa ako kay Ate Shine. Sobrang na-touch ako doon sa sinabi niya na ano, nag-grow kami ni Clea. And nakita ko rin naman. From the start na nag-iba kami from ngayon na natapos na namin yung show. Mm. So, may dream role pa ba si ano, Jerry? May mga gusto pa siyang dream role? Oo, oh, gusto ko talaga ano eh. Ayun, palagi ko sinasabi yung superhero role kasi gusto ko ng action drama na series. So, parang like yung Captain Marvel, parang ganun. Or bagong ano hero ng Filipino, ano. Parang ganun. Di ba singer ka naman? Ba pwede pa sample ng Line to Heaven? Oh, sige, sure. Ayan. 1, 2, 3 Heaven knows I've done no wrong. I only want to sing this song to you. Why did it have to end this way? Only a fool like me could say to you that if I ever had a line to heaven, I swear I'd call you there. If I ever had a line to heaven, I swear I'll be there tonight. Ayan, ang galing. Di ba? Napaka-talented talaga. Kaya, Jerry, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa chika natin. Then, I want to thank you kay Ren at sa'yo at sa GMA Artist, di ba? Dahil naging possible yung live natin. Then, promote mo yung mga shows, mga magkaagaw, especially mga kakaibang episode, anong dapat naming abangan sa episode. At yung mga social media mo, promote mo. Go! Yes, mga kapuso, this Monday na po, January 18, ang magkaagaw. Pagbabalik na magkaagaw, 2:30 p.m. yan, Mondays to Saturdays. Yung recap po namin is from January 18, this Monday, to February 14. Tapos yung fresh episodes will be on February 14, so on. So yun, sana po abangan nyo dahil, pinaghirapan po talaga namin to, napakaganda nito. Kung naiwan namin kayo sa cliffhanger nung bago mag-lockdown dun sa episode. So dito, ito na po yung continuation ng story. So sana po abangan nyo po. And then, sa January 23, yung tadhana naman namin, part 1. And January 30, part 2. Kasama ko po dito si Martin Del Rosario and Ara San Agustin. Abangan nyo po kasi ang ganda rin po ng kwento nito. Ang title po ng episode is Stalker. Mm-hmm. Okay, yung mga social media mo, saan ka natin abangan yung TikTok, yung YouTube mo? Yes, sa Instagram ito, JerryGonzalez07, and then sa Twitter, at I'm Jerry Gonzalez. And sa Facebook, yung page namin is Team Jerry, Jerry Gonzalez actually. And then sa YouTube channel, sana maging active ulit ako soon. Ayun, okay guys. Promote ko na rin sa akin. Maraming salamat po sa pagnood at pagsuporta kay Jeric at sa magkaagaw. Then promote ko yung YouTube channel ko is Chikat Ganap, YouTube, Instagram, Twitter at Facebook. Then yung personal account ko is Erickson Layos, Twitter, Instagram, Facebook at YouTube. Ayun, maraming salamat Jeric sa pag-standby sa Chikat Ganap. Hope to see you soon.
Oo, oh, ingat ka lagi ah, si Yusun. Bad din tayo ni Larenzun. See you soon, see you soon. Okay, congrats sa mga. Thank you for watching, guys. Aba safe. Everybody. Good night. Good night. Bye, Jerry. Bye-bye. Bye.